po, masaya at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat po sa ating Diyos sa araw na ito dahil tayo po ay muling nagising, nag-function po muli. Ang lahat ng ating mga nerves, nag-function po ng normal mula ulo hanggang talampakan at salamat po sa hininga, sa buhay, sa kalakasan na muling ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. At sa oras nga pong ito, mga kaibigan, ay atin naman pong ipagpatuloy ang pagbabasa ng salita ng Diyos upang malaman po natin kung ano na naman po ang kanyang mensahe sa atin sa araw na ito, lalo na po sa panahong ito na talagang ang bawat mensahe na po ng Panginoon ngayon ay napapanahon, ano po, akma sa mga nangyayari po dito sa daigdig. Kahapon po ang ating tinalakay ay ang labanan ng mga bansa, laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at nabanggit na rin po ng Panginoon doon yung matinding kahirapan, yun po nga Great Tribulation. Yun po ang tinalakay natin kahapon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang malaman natin kung ano po yung kanyang mga babala sa muli niyang pagparito. Ano po, kasi alam niyo naman po ngayon, busy-busy po ang maraming tao at hindi na po nila nalalaman kung ano po ang mensahe ng ating Diyos. Kaya salamat sa buhay ng ating mga kapatid kay Kristo o mga kaibigan, kakilala na nagpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos upang hindi po tayo mabigla sa mga mangyayari pang parating. Bakit? Kasi nauna na po yung pagpapaalam ng Diyos sa mga susunod na mangyayari. Ano po? Kaya buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 24 verse 29 hanggang 31. Dito pa rin po tayo sa Mateo chapter 24 at ang title po nito, ang pagparito ng anak ng tao. Sino po ba ang anak ng tao? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Sabi po dito sa verse 29, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Purihin po ang ating Diyos. Salamat sa kanyang salita na talagang ibinibigay na niya sa atin yung mga babala niya at mga palatandaan sa muli niyang pagparito. Ano po? Kaya nga po ang title nito, ang pagparito ng anak ng tao. Salamat sa Diyos sa kanyang salita at sa kanyang mensahe, sa kanyang babala sa atin upang tayo po na mga anak ng Diyos ay maging handa, ano po, sa parating na mga sitwasyon. Alam niyo, mga kaibigan, ano, pag ating tinignan, ang muling pagparito ng ating Diyos ay hindi po doon sa panahon na payapa ang daigdig, kundi doon sa panahon ng talagang nakakatakot isipin dahil ang Diyos po ay yun ang kanyang nais na gawin. At gusto ko lang pong basahin sa inyo itong verse 27. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, ibig sabihin, tama po yung salita ng Diyos na akin din pong nabasa. Hindi ko lang po maalala talaga, mga kaibigan, kung ano pong version at anong chapter. Na sa isang kisap mata ay mangyayari po ang rapture. Yung pagparito ng ating Panginoon ay sa pamagitan ng isang kisap mata. Alam niyo po yung pagguhit ng kidlat
mula sa kanluran o mula sa silangan hanggang kanluran. Mabilis po yun. Kumbaga isang pisak mata lang talaga. At hindi na natin pag dumilat yung ating mata, di po ba kapag kumikidlat, ay napapakurap tayo. At pag dilat muli ng ating mga mata, tapos na yung kidlat. So ibig sabihin, ganun po kabilis ang pagdating ng ating Panginoon. At sabi nga po dito sa verse 29, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Ang binabanggit po ng Panginoon na kapighatian ay yung sabi ko, karambula na, nagdigmaan na, naglabo-labo na, talagang parang nagpataya na lahat ng mga tao, tapos dumating pa ang matinding kahirapan, tapos lalabas pa yung mga false prophet, may mga magpapakilala na sila si Jesus, sila ang Diyos. At yan po ay mababasa natin, ha mga kaibigan, kapag kayo po ay may panahon ay mababasa pa rin po natin yan sa Mateo chapter 24 verse 15 hanggang verse 28. Yan. Ang title naman po yan ay ang kalapastangan ng walang pangalawa. So pagkatapos po ng kalapastangan ng walang pangalawa ay tsaka naman po mangyayari itong mga bagay na ito, magliliwanag at hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Grabe po na sitwasyon po ang mangyayari. Ano po? Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Dahil siya na po talaga ang binigyan ng Diyos sa Ama ng lahat ng kapangyarihan. Yun din po ang sinabi ng Panginoon dito sa kanyang salita na aking nababasa. Kaya talaga po mananangis siguro po lahat ng tao na hindi kumilala kay Kristo ay talagang mananangis. Alam niyo po, kung yung mga ligtas ay mananangis sa galak, higit lalo ang mga hindi tumanggap kay Kristo ay talagang mananangis po sila. Dahil doon nila makikita na totoo nga pala na si Jesus ang tunay na Diyos, Panginoon at tagapagligtas sa lahat. Kaya nga po, habang maaga pa, habang tayo po ay may oras pa. Kaya nga po may nangangaral, kahit man po ako ay ginigiit ko na wala pong ibang daan patungo sa kaligtasan at wala pong ibang Diyos, walang ibang Panginoon tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Nawa po mga kaibigan ay maniwala po kayo at patuloy po tayong manalig kay Kristo upang sa ganon dumating man po yung panahon na may mga bulaang propeta na parating, ay hindi po tayo matitinag, hindi po tayo madadaya, hindi po maililigaw ang ating pananampalataya kay Kristo. Ano po, magpakatibay po nawa ang ating pananalig sa ating Panginoong Jesus. Ayan. Grabe po ano ang mangyayari doon sa panahon na ang ating Diyos ay muling paririto sa mundo. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Sino po ba yung mga hinirang ng Diyos? Lahat po ng mga anak ng Diyos na natili, na nanalig kay Jesucristo, ang mga anak ng Diyos na nagtiis hanggang wakas. Sabi po doon sa binasa natin kahapon, ay siya lamang ang maliligtas. Ulitin po natin ang verse 13 sa Mateo chapter 24. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So yun po ang titipunin ng mga anghel, ng apat na anghel
ay susubuin po ng ating Panginoon sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Napaka-excited po ang muling pagparito ng ating Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, kung akin pong i-summarize ano para sa aking sariling kaisipan, itong aking nababasa na salita ng Panginoon, alam niyo po, sa panahon ngayon ay nangyayari na po ang digmaan, ano po, bansa laban sa bansa, at mangyayari po yung kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon po ng matinding kahirapan at pag-uusig. Matitindi po ang mararanasan ng mga tao sa mundong ito. Ano po? Kaya nga, habang tayo po ay naririto pa, habang maaga pa, habang wala pa po ang mga pangyayaring yon, atin pong hilingin lagi sa Panginoon na patibayin yung ating relasyon sa Kanya at ating pananampalataya sa Kanya. Di po ba? Sa panahong ito, kapag wala po tayong pera o kunti na lang ang pera natin doon sa mga may sanggol na nagpapadede ng gatas at hindi breastfeed, di ba kapag kaunti na yung gatas o laman ng lalagyan ng gatas ay problema doon ang isang magulang, lalo na kapag short yung budget, ano po, maraming konsumisyon, maraming problema, maraming pagsubok sa mundong ito, at yan po ang mga bagay na pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay upang tayo po ay masanay sa pagsubok, dahil meron pa pong parating, at yung mga nangyayari po sa buhay natin ngayon ay wala pa po yan sa kalingkingan ng parating pa po na kahirapan at pag-uusig. Grabe po ito ang kahirapan pa na parating. At sabi nga po ng Panginoon dito, kung hindi niya paiikliin, sabi po dito sa Mateo chapter 24 verse 22, at kung hindi paiikliin ang panahong iyon, walang maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong iyon. Purihin po ang ating Diyos. Ang Diyos pa rin ay talagang napakamahabagin, ano po. So, yun po ang ating practicing sa ating mga buhay, na kapag meron po tayong pagsubok na pinagdadaanan sa panahon ito, ito po ay training ground na ng Diyos sa buhay natin. Dahil kung tayo po ay buhay pa sa panahon iyon ng kahirapan at pag-uusig, ay magagamit po natin yung lawak ng ating pangunawa, yung pasensya, yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pananalig natin sa Diyos na ang mamatay o mabuhay para kay Kristo ay isang kapakinabangan. At sabi nga po ng Panginoon doon sa nabasa ko natin, o binasa ko, na kung hindi paikliin ng Diyos ang panahong iyon, talaga pong malalagas lahat ang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi baka hindi na po natin kayanin ang sitwasyon na iyon. Alam niyo po, yung grabe na kahirapan na binabanggit po dito ng Panginoon ay parang pag inisip natin ay hindi talaga natin kakayanin. Habag na lang ng ating Diyos kung paano po natin kakayanin ang panahon na iyon. Ngunit loobin nawa ng Panginoon mga kapatid na nawa ay wala na tayo sa mundong ito sa panahon na iyon. Sabi ko nga, napakapalad ng mga tao na nauna na na umuwi sa kaharian ng ating Diyos o sa paraiso ng ating Diyos, dahil hindi na nila mararanasan yung binabanggit dito sa ating binabasa na mga kahirapan, pag-uusig at mga pangyayari. Grabe po, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Grabe po ano, at mananangis ang lahat ng tao. Natural po talagang, kung pwede nga lang po, iluha na yung dugo. Ay iluha na yung dugo o lumuha na ng dugo, dahil ganun po talaga ang mangyayari sa mga huling araw na iyon, dahil yan po ay nakapropesiya o nakasulat po dito sa Biblia, at hindi po ito pwedeng magsinungaling dahil ito po ay salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, maging normal lang po ang ating buhay, manalangin lang po tayo. At huwag po nating pakaisip-isipin ang mga parating na panahon, kundi maging kalmado lang po tayo at manalig lang sa Diyos. Kung ano man po yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa panahon ito, practice-practice lang po yan.
Kumbaga ay hinahasa lang ng Diyos yung ating mga puso kung hanggang saan po tayo makakatagal, ano po. Dahil ang sabi rin nga po ng Panginoon doon sa ating binasa, ang magtitiis hanggang wakas ang siyang magliligtas. O ano ba yan? Ang sabi ng Panginoon, ang tapat hanggang wakas ang siyang, sabi po dito para hindi po tayo magkamali. Ngunit ang manatiling tapat, yun po, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Katapatan natin na kahit anuman ang mangyari, kahit anuman ang sitwasyon, si Jesus pa rin ang ating Diyos at ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Kahit meron pang bumalandra sa ating harapan na kamukhang-kamukha ng mga picture na sinasabi nila na iyon ang mukha ni Jesus Christ, bagamat nung panahon na yon ay walang kamera, walang nag-drawing ng mukha ng Panginoon, ano po, ay ngayong mga panahon ay merong naglabas ng mukha ni Jesus Christ, ano, kahit kamukha pa ng mga drawing nila na napakaamong tupa ang labas sa ating harapan at ang sasabihin sa atin, ako ang iyong Diyos, ako si Jesus. Anong sabi ng Panginoon dito sa ating binasa? Huwag tayong maniniwala. Dahil ang Panginoon ay hindi po tutungtong ang mga paa dito sa lupa. Sinabi rin niya yan sa kanyang salita. Siya po ay imimit lang ng mga ligtas na kanyang mga nilikha ng kanyang mga anak dyan po sa taas. Sa mga ulap. Hindi po pupunta ang Panginoon dito sa baba ng mundo o dito sa ibabaw ng lupa. Kaya wag po tayong patitinag, wag po tayong maniniwala. Napakarami pong scammer ngayon at marami pong mga false prophet na nagpapakilala na sila si Jesus. Kaya wag po tayong patitinag, bumasi po tayo lagi sa salita ng Diyos. Kaya nga po, kailangan natin na magbasa ng salita ng Diyos sa bawat araw upang sa ganon, hindi po tayo maliligaw ng kahit sino man at hindi mapapahamak ang ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay nagpapasalamat muli sa ating Diyos dahil binigyan po niya tayo muli ng mensahe sa araw na ito na magpapatibay ng ating pag-ibig sa Kanya, ng ating pananalig sa Kanya, at magbibigay ng kalakasan sa atin, kalakasang espiritual, kalakasang physical, mental, emotional, at magbibigay sa atin ng pag-asa. Kahit anuman ang sitwasyon ng buhay, ay meron pa rin tayong nakikita na pag-asa. Bakit? Dahil si Jesus ang ating Diyos na ating sinasamba, sinasampalatayanan, at inaasahan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya muli, hanggang dito po ang ating dito na naman po ang ating pagbasa ng salita ng Diyos. Nawa po mga kaibigan ay hindi po kayo nagsasawa, ha, na makinig po ng salita ng Panginoon. At lagi ko nga pong sinasabi na kung kayo po ay may panahon, ulitin niyo po yung aking ibinahagi sa inyo na salita ng Panginoon. Maganda pong basahin itong the whole chapter po ng Mateo chapter 24, ay medyo malawak-lawak po ito. Ang Mateo chapter 24 ay mula po sa verse 1 hanggang sa verse 51. At bukas po ay tatalakayin po natin itong mga susunod na verse upang sa ganon magkakasunod po yung ating babasahin na mensahe ng Diyos para maunawaan po natin. Ano po? Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli ang aking pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at nawa po ay nasa mabuting kalagayan lang po tayo palagi. Ako po ay ini-enjoy ko lang po ang buhay habang andito pa, habang hindi pa binabawi ng Panginoon ang hiram na buhay na ito. Kita niyo naman ang aking mga activities dito po sa aking channel, pero higit sa lahat po, huwag po natin kaligtaan ang salita ng ating Panginoon. Yung akin pong mga content na iba ay pang pa good vibes lang po yan, mga paalala. Kaya nga po ang pangalan ng ating channel is Israeli Mixed Stories, dahil halo-halo po
ang ating mga content para hindi naman po kayo ma-inis sa atin na ano ba naman ito, si Relly Mix Stories, paulit-ulit na lang na nagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, huwag niyo pong kainisan ang salita ng Diyos. At ito po ang pinakamahalaga po sa buhay ng isang tao. Kung wala po ang salita ng Diyos, paano na po tayo? Di po ba? Kaya patuloy nawa na uhawin ng Panginoon ang ating puso sa kanyang salita, uhawin sa pananalangin, at uhawin sa pagbabahagi ng magandang balita. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ako man po ay nagsusumikap, kahit po ako ay attendi lang sa church, ay talagang nais ko pa rin po na magbasa ng salita ng Diyos, o basahan kayo ng salita ng Diyos upang sa ganun ay makatulong din po ako sa inyo kung wala po kayong panahon sa pagbabasa. Pero mga kaibigan, mas maigi din po o maganda rin talaga yung tayo po mismo ang nagbabasa ng laman ng Biblia upang maranasan po natin at malaman po natin kung ano ang mensahe ng Diyos sa buhay natin sa bawat araw. Dahil ang mensahe ng Diyos para sa akin ay kakaiba din. Kumbaga, depende sa sitwasyon ng buhay ko. So, ang mensahe naman ng Diyos ay kakaiba din para sa inyo dahil may kanya-kanya po tayong sitwasyon ng buhay. Hindi po pare-pareho ang kwento ng ating buhay sa bawat araw. Ano po? Kaya talagang kauhawan po natin na magbasa ng salita ng Panginoon dahil ito po ang makakatulong sa atin sa bawat araw, sa bawat sitwasyon, at sa bawat panahon o napapanahon na sitwasyon. Ano po? Basta wag lang po tayo matakot, wag po tayo mangamba sa mga nangyayari na digmaan ngayon dahil sinasabi po ng Panginoon, kailangan mangyari talaga ang digmaan na yan dahil yan ang mga babala doon sa panahon na siya'y malapit ng dumating. Ayan. Purihin po ang ating Diyos, purihin si Yahweh dahil siya'y napakabuti. Salamat sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang napako sa krus at tayo po ay kanyang tinubos ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Kaya sinabi ng Panginoon, tinapos niya na ang lahat. So ang ibig sabihin, tapos na yung mga sakit karamdaman, tapos na yung kahirapan, tapos na yung mga sama ng loob, lahat ng galit, wala na. Lahat ng uri ng kasalanan ay tinubos na tayo ng Diyos mula sa lahat ng mga kasalanan na iyon at tayo na sa bagong buhay na ang kailangan lang natin ay gaya nga po, sabi ko, kapag nagme-makeup, titignan natin uli, ano bang tawag doon? Retouch yan. I-retouch po natin palagi ang ating pananampalataya kay Kristo. Kung tayo man po ay nagkakamali at nagkakasala uli, luhod. Hingi agad ng tawad sa Diyos at huwag nang ulitin pa muli yung nagawa na pagkakasala. Dahil mismo ang salita, di naman ang kayo nagsasabi, walang matuwid, wala kahit isa sa mundong ito maliban sa ating Panginoong Hesus na siya po ang nagkatawang tao. Ano po? Kaya naging tao rin po ang tingin sa kanya ng iba dahil ang ating Diyos ay nagkatawang tao. Bakit? Para po may mapako sa krus ng Kalbaryo, may mag-alay ng buhay at may tumigis na dugo upang tayo po ay matubos sa kasalanan, matubos sa sakit, matubos sa kahirapan, matubos sa lahat-lahat ng uri ng kasalanan at sitwasyon na ating pinagdadaanan na nagiging sani ng kasalanan. Kaya tinapasan ng Panginoon, retouch na lang po ng ating pananalig kay Kristo. At magpakatino na po tayo bilang mga anak ng Diyos upang sa ganon, anumang oras dumating ang Panginoon, tayo po ay makakasama sa rapture. So yun lang mga kaibigan. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Salamat po sa inyong mga buhay, sa lahat na nakikinig. Salamat po sa inyong suporta dito po sa aking YouTube channel. Napakasaya po ng aking puso kapag may nakikita po akong bagong subscribers dahil alam ko na mayroon na namang pandagdag na makikinig ng salita ng Diyos na aking binabasa sa bawat araw. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Maraming salamat sa inyong kalakasan. Salamat sa pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay. At nawa ay patuloy pa rin tayong magkasama dito po sa Relly Mix Stories sa YouTube channel na ito. Hanggang ako po ay narito pa, hanggat ako po ay buhay pa, hanggat ako po ay binibigyan pa ng Diyos ng hininga at pagkakataon, kalakasan na makapagbahagi po sa inyo ng iba't ibang content dito po sa aking YouTube channel.
ay patuloy ko po itong gagawin. At ang lahat po ng ito, ng aking ginagawa, lahat po ito ay inaalay ko sa ating Panginoon. At ang parangal, ang papuri, ang karangalan at kaluwalhatian, kadakilaan ay patuloy ko pong inaalay sa ating Diyos. Hindi ko po kailangan nakuhanin ni katitingman na karangalan para sa ating Panginoon. Basta ang lahat po ng aking ginagawa dito sa aking YouTube channel ay inaalay ko po ito sa ating Diyos. Kaya muli, salamat po sa ating Panginoon. Salamat po muli sa inyong mga buhay, mga kaibigan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.